Sinubok man ang panahon, nanatiling matatag at malalim ang debosyon sa parokya ng Mahal na Birhen ng Aranzazu sa bayan ng San Mateo. Ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu, sa awa at biyayang dala ng ating Panginoon, nananatiling matibay ang pananampalataya mula noon hanggang ngayon, kasabay ng pagdiriwang ng 300 taon ng Nuestra Señora de Aranzazu bilang patrona ng bayan ng San Mateo. Ating balikan ang nakaraan. Ang nagdala ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Aranzazu dito sa San Mateo ay si Father Juan de Echezabal. Pakinggan ang mga kwento ng kanyang pinagmulan. Lumaganap na ang debosyon sa Birhen ng Aranzazu mula sa kamundukan ng Oñate, pababa sa iba't ibang lugar, hanggang makarating ito sa Mexico at makarating ito sa Pilipinas. At sariwain ang mga pinagdaanan sa loob ng 300 taong pagkakakilanlan ng Birhen sa isang pinagpalang bayan. Bali, mas matanda ang Aranzazu ng San Mateo ng 16 years sa Letran. Ito ang kanyang kasaysayan. Pinaniniwalaang nagumpisa ang debosyon sa Mahal na Birheng Aranzazu noong 1469. Namamastol noon sa kabundukan ng Alonya sa rehiyong Basque ng Espanya si Rodrigo de Balzategui nang magpakita ang Mahal na Birhen sa ibabaw ng tinikan. Dahil hindi siya pinaniniwalaan ng mga taong bayan, umakyat sila sa bundok ng Alonya upang makita ang Birhen sa sarili nilang mga mata. Dala-dala rin nila ang pag-asang ang pangitain ang magtatapos ng nararanasang tagtuyot sa kanilang lugar. Pagbaba ng mga taong bayan mula sa bundok, bumuhos ang ulan. Isang milagro, anila. Isang milagro mula sa Mahal na Birhen ng Aranzazu. Dahil sa pangyayari, nagtayo sila ng isang kapilya sa lugar kung saan unang nagpakita ang Mahal na Birhen. Ang Aranzazu ay salitang Basko na nangangahulugang isang lugar na hitik sa tinikan. Kung kaya't ang mga titulo sa kanya katulad ng Birhen ng Tinikan, Birhen ng Kampanilya, sapagkat nagpakita ang Mahal na Birhen sa ibabaw na isang matinik na puno, ang Kampanilya naman ang naging instrumento upang matagpuan siya ng pastol na si Rodrigo. Ang debosyong ito sa Mahal na Birhen ng Aranzazu ay bitbit ng mga Hesuita nang sila ay magmisyon dito sa Pilipinas. Ang debosyon na mahigit 500 taon na sa Espanya ay nagsimula sa bayan ng San Mateo 300 taon na ang nakalilipas. Bago dumating ang mga Hesuita, ang apostol at ebanghelistang si San Mateo ang nagsilbing patron ng bayan. Dumating ang taon 1705. Ang nagdala ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Aranzazu dito sa San Mateo ay si Father Juan de Echezabal. Naisip ni Padre Echezabal na magpatayo ng simbahang bato. At natapos ito noong 1760. Pinaniniwalaang itinanghal ang Birhen ng Aranzazu bilang patron ng bayang San Mateo dahil na rin sa buong pusong pagtanggap ng mga mamamayan ng nasabing bayan. Lumipas ang 100 taon, kasabay ng pag-inog ng batang daigdig, ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok ang parokya. Pero naging matatag ito. Patunay ang matatag na pundasyong nakatayo pa rin kahit na sinubok na ng ilang kalamidad, hindi lamang lindol. Tinupok din ito ng apoy noong 2nd digmaang pangdaigdig. Sa kabila ng pagsubok, nanatili ang masidhing damdamin ng mga deboto sa debosyon sa mahal na inang si Aranzazu. Ang Birhen ng Aranzazu ay tinuturing natin na patron laban sa kalamidad ng kalikasan, katawan at kaluluwa. Ito ay dahilan sa
noong natagpuan ni Rodrigo ang Birhen ng Aransasu sa Espanya, ang lugar ay nakakaranas ng matinding tagtuyot. Gumawa sila ng isang prosesyon patungo sa Birhen na humihingi sila ng ulan. At pinagbigyan naman sila ng mahal na Birhen ng Aransasu. Nagkaroon din ng ilang pagbabago sa anyo ng Birhen, pamana mula sa Espanya. Pero ang disenyo ay ibinatay din sa kultura at paniniwala ng bago nitong tahanan sa Pilipinas. Kung pagmamasdan, ang imahe ni Maria na nakaluklok sa San Mateo ay may hawak na mansanas sa kanang kamay. Ito ay nagtataglay ng isang mahalagang kahulugan. Ang hawak naman ng Birhen na mansanas ay simbolo ni Maria bilang makabagong Eva. Ang Birhen ng Aransasu ay tinatawag nating makabagong Eva sapagkat si Maria sa kanyang pagsunod sa balita ng anghel sa kagustuhan ng Diyos ay naging daan para mabuhay upang si Kristo ay dumating sa atin at tayo ay maligtas. Natatangi raw ang bayan ng San Mateo dahil sa patrona nito. Ito ang natatanging simbahan sa buong Pilipinas na nakatitulo sa Mahal na Birhen ng Aransasu. Ngunit, hindi alam na nakararami ay may isang institusyon ding kumikilala sa patron. San Mateo and Letran lang ang may Birhen ng Aransasu. Although may na-encounter akong isang talata sa isang libro, mga nakalagay doon, parang bago masunog yung simbahan ng Quiapo noong 1920s, yung lumang simbahan ng Quiapo, meron silang imahin doon ng Aransasu sa isa sa mga side chapels nila. Bukod sa bayan ng San Mateo, ay kilala din ang Letran bilang isa pang lugar na yumakap sa mahal na ina. Meron pa rin may mga deboto ng Birhen ng Aransasu sa Letran. Patuloy namang nakikiisa ang komunidad ng Letran sa mga pagdiriwang na isinasagawa ng bayang San Mateo para sa Birhen ng Aransasu. Mula noon hanggang ngayon, ang simbahan ang nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga taga San Mateo. Because this is a shrine, the patron saint should be doon sa gitna, nandun siya sa gitna. Pero ang daming mga feedback, sabi nila, it should be Christ-centered. Dapat ang simbahan ay Christ-centered, no? Well, if you put Mary there and si Mary ay dala-dala niya si Jesus, this is still Christ-centered because the life of Mary was Christ-centered. So pag nilagay mo siya doon, dala-dala niya, no? Hindi siya ang nilagay mo doon, nilagay mo si Jesus na dala-dala niya. Ngayon, ay mas napatunayan ng mga deboto ng Birhen ng Aransasu na kahit anong pinagdaanan, kahit gaano nakatagal, maluma man ang simbahan, ay hinding-hindi kukupas ang pagmamahal at paniniwalang tunay na nagmumula sa puso. The devotion to the Blessed Mother, well, hindi siya kumupas eh. Hindi kumupas. Para bang si Kristo ang sandigan, di magigiba. At dala ni Maria si Jesus, siya ang ginawang sandigan at hindi rin siya magigiba.